Alright, so ito yung tutorial kung paano siya i-apply. Meron na naman talagang tutorial nito. Solo, bali, sisingit ko na lang din to kung paano siya i-apply. So, bubuksan na natin tong X-File Explorer natin. Ganito siya, pag na-download nyo siya, meron siyang .zip sa dulo. Bali, extract nyo yun para mabuksan nyo yung naka-zip kasi may password yun. Bali, abangan nyo lang yung password doon sa video na lalabas. So, sa download lang dapat siya, huwag nyo siyang ilalagay sa folder T. Pag na-download nyo siya, naka-zip, ito po yung magiging laman na at saka ito. Yung Teams, itong wallpaper kasi wala itong dock. Pwede nyo itong lagyan ng dock drawer. Meron akong tutorial doon. Yung dito sa ilalim, yung ilalagyan ng mga icon, yung box na kulay white. So, mag-tutorial din ako doon. Tsaka ito, isisingit ko na rin itong Vivo pin key. Doon sa mga nagahang sa pin key, iniwalay ko na lang din to kung gusto nyo ilagay doon sa mga hindi nagahang. Sisingit ko na lang din dito sa naka-zip na folder. Ilagay nyo lang sa, i-copy, select all nyo na lang to, ilagay nyo lang sa system mo. Doon nyo na lang i-paste ito para gumana yung pin lock doon sa lock screen. Okay? Alright, so ang gamit natin na items dito na version is, pwede rin to sa 6.0, may ginawa din akong icon doon para sa 6.0 at saka dito sa 6.8. May ginawa din ako dyan. Yan, bali 6.8 version siya. So, bago nyo mag-apply muna kayo ng local default themes. Alright? Bubuksan natin ngayon yung iMode V. Pwede nyo rin gamitin yung MT Manager. May tutorial din ako ng MT Manager kung paano siya gamitin dun sa pag-apply. So, iMode V kasi medyo mabilis-bilis ng konti. So, i-click natin yung iMode V, tapos new method. May lalabas ng ganyan na green sa ilalim. Tapos i-click niyo yung apply theme. So maghahanap yan ng themes dito sa ating folder, sa download folder. Kaya medyo matagal-tagal siya. Tapos i-click niyo lang yung constructed iOS. Pagka-click niyo ng ganyan, so pupunta kayo rito sa items. Huwag niyo muna siyang i-apply. Pupunta kayo sa local, tapos punta kayo ng local themes. So lalabas yan dito, ito yun. Huwag niyo muna siyang i-apply. Alright? Balik lang muna tayo dito sa iMode V, tapos i-hold nyo siya. So ayan, na-restored na yung themes na yun, i-hold nyo lang siya, then balik kayo dito sa themes, then i-apply nyo siya. Dun sa second process, dun nyo pa lang siya i-apply, huwag nyo i-apply dun sa una. So ayan, pag na-apply nyo na siya, pwede na kayo mag-reboot para lumabas yung signal. Overall na rin to, sa ASMI na rin to, may mga BG na rin yung settings nito at saka nitong message nya. At lahat lumabas na rito. So ayan yung settings. May ano na, napanood nyo naman yung nito, yung previous nito. So ayan lang. Bali, isisingit ko lang muna tong ano, application na to. Para maging iOS na talaga siya. Itong Assistive Touch, pwede nyo siyang i-download sa Play Store at saka yung Control Center. So kapag ginamit nyo siya, i-open nyo lang siya, ayan. So ito yun. Pwede nyo magdagdag ng mga apps dyan, shortcut, favorite. So ayan, para may shortcut kayo na para bang iOS din. Tsaka itong control center, doon din sa Play Store yan, meron yan. Pwede nyo i-download yan doon. So sa Play Store, and yan, i-on nyo lang to. Para lang pas dito sa gilid, ayan yung kulay blue. Ito ang sidebar. So ito, nagka-function to lahat. Kaya na nagka-function. Bali yan, lahat nagka-function yan. Sa volume, yan, i-hold nyo lang siyang ganyan. Yan. So ayan yung shortcut center nya. Download nyo na sa Play Store yan, meron yan dun. So ayun lang. Bali, additional lang yun na application. Idol!
galing mo. Thank you.
idol.